sa inyo pong lahat at sa mga nasa tahanan na kasama natin sa pamamagitan ng Facebook Live. Magandang umaga po. At welcome po sa inyong lahat sa Pambansang Dambana, Parokya at Pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Pag-aayuno, ano, yan ang ating napakinggan sa mga pagbasa ngayon. At ngayon ay araw din ng Biyernes. Pag Biyernes, tayo ay hindi kumakain ng karne, no? Tayo nagtitiis ng mga bagay na masarap sa ating panlasa. Kinokontrol natin yan at tayo ay nagsasakripisyo. Ngayong panahon ito ng Kwaresma, no? Anong magiging bunga dapat sa iyo ng iyong pag-aayuno, no? Ng iyong pagkasakripisyo? Napakaganda ng mga pagbasang ating napakinggan mula kay Propeta Isaías, no? Sabi niya, kung kayo mag-aayuno, magsasakripisyo, magtitiis ng gutom, ano? Baka walang kabuluhan yan, no? Baka ikaw ay nagugutom lamang, no? Baka ang bunga ng iyong pagkasakripisyo niyan, ng iyong pagtitiis ng gutom, ay talagang pagkagutom lamang. Baka walang kwenta, baka walang merito yan ginagawa mo. Bakit? Halimbawa, ikaw ay hindi kumakain, nagtitiis ka ng gutom, pero dahil ikay gutom, nag-iiba naman ang ugali mo. Bunga ng iyong pagkagutom, pagtitiis mo, nagiging masama naman ng epekto niya sa iyo, sa iyong ugali. Okay, nagmumura sa tahanan, pero ikinag-aayuno, no? Ikaw ay nagiging masama ang bukan ng iyong bibig pag ikaw ay nasa tahanan, o kaya'y marami kang bagay na nagagawa na hindi ka aya-aya, pero ikaw ay nag-aayuno. Kaya sabi ni Propeta Isaías, baka kayo nagugutom lamang, no? At nagiging walang kabuluhan ang inyong pagkagutom, no? Ang inyong pagkasakripisyo, baka walang kakwenta-kwenta, no? Baka habang ang nag-aayuno ay patuloy na inaapi ang mahihirap, no? Nag-aayuno ka, pero gayon pa rin ang pang-aapi sa mga mahihirap. Ang pag-aayuno ninyo ay humahantong lamang sa alitan. Hanggang ngayon, ikay nag-aayuno, pero kayo'y nag-aaway-away. Kung ang pag-aayuno ay ginagawa ninyo ay gayon din lamang, no? Ito'y walang kabuluhan. Walang kwenta ang iyong pag-aayuno. Pakitang tao lamang yan. Kaya sabi ni Propeta Isaías, dapat ganito ang bunga ng inyong pag-aayuno. No? Titigilan ninyo ang pang-aalipin, paiiralin ang katarungan, palalayain ninyo ang mga api at inyong tutulungan, ang nagugutom ay inyong papakainin, patutuloyin sa inyong tahanan ang mga walang tirahan, yung mga hubad ay inyong bibigyan ng damit. Ang inyong pagtulong sa mga kasama ay huwag tatalikdan. Yun. At pag ito ang inyong ginawa, sabi ni Propeta Isaías, kayo gagaling. Gagaling ang inyong sugat sa katawan. No? Yung inyong mga sugat na sabihin ng inyong karamdaman, kung ikay may sakit na pinagdadaanan ngayon, gagaling. Kapag ang naging bunga ng iyong pagtitiis, pagkasakripisyo, ay act of love o act of charity sa kapwa. Kaya pag gaganitong panahon ng Kwaresma, apansin ninyo, ang daming nagmamahal sa kapwa, ang daming tumutulong sa mga mahihirap, sapagkat alam nila, ang bunga ng kanilang ginagawang ito, yung tunay at tapat na pagkasakripisyo, ay kagalingan. No? Sapagkat ang bunga ng pagmamahal ay kagalingan. Physical, emosyonal, at spiritual. Pag ikay nagmahal, ano, yan ang magpapagaling sa iyong brokenness, sa iyong woundedness. At hindi lamang sa iyo, sa iyong kapwa at iyong natutulungan. No?
Yan ang bunga dapat ng iyong pagkasakripisyo ngayon. Healing. Ano? Sa iyo, physically, spiritually, mentally. Yan ang bunga. Yan ang pinakamalalim na dahilan kung bakit dapat kang magtiis ng gutom. Kung bakit dapat kang magsakripisyo. Kung bakit dapat kang magkawanggawa. Kung bakit dapat kang magdasal ngayong panahong ito. At yan ang sinasabi ni Propeta Isaiah. Sa araw na iyon, diringgin ng Diyos ang dalangin ninyo. Pag kayo'y tumawag, ako'y tutugon agad. No? Yan ang sabi ni Propeta Isaiah sa unang pagbasa. Ang bunga ng inyong pagdarasal ay naaabot ninyo ang puso ng Diyos. Pag kayo'y nagdarasal na sinasamahan mo ng pagmamahal sa iyong kapwa, naaabot mo ang puso ng Panginoong Diyos. Kaya sa bawat dalangin mo, siya'y tutugon agad. Sa mabuting balita, narito si Jesus. Siya'y tinanong ng mga alagad ni Juan Bautista at ng mga gayon din ng mga Pariseo. Sabi, sila'y nag-aayuno, pero yung mga alagad ni Jesus ay hindi nag-aayuno. Anong sabi ni Jesus? Maaari bang magdalamhati ang mga panauhin sa kasalan habang kasama nila ang lalaking ikinasal? Kapag wala na siya, saka pa lamang siya mag-aayuno. Ano pong ibig sabihin nito? Kung inyong i-apply sa buhay natin, ano, katulad ng nangyari sa unang pagbasa, no? Pag ang tao, ano, ikaw ay nasa estado ng grasya ng Diyos, no? Ito yung panahong kasakasama mo si Jesus. Yung wala kang kasalanan. Ibig sabihin, ikaw ay nasa state of grace. Pero kapag ikaw ay pumasok na sa buhay ng demonyo, buhay ng kasalanan, yung panahong iyay, wala ang Diyos sa iyo. Yan yung panahon ng penance at purification mo. No? Diyan ka ngayon papasok. No? Sabihin, wala sa Jesus sa iyo. Kaya mag-aayuno ka. Kaya magtitiis ka. Sapagkat muli mong pababalikin ang biyayang nawala sa iyo sa pamamagitan ng iyong pag-aayuno, pagdasal at pagsakripisyo. Kaya itong panahon muli po, kaya nga itong panahong ito, ay panahon na tayo ay nagdadasal. Inilalagay ang ating mga kaluluwa sa estado at biyaya ng ating Panginoong Diyos.